Paano kung hindi mo inaasahan na bigla mong makilala ang tao na magpapabago sa iyo ng lahat? Ang tao na magbibigay kulay sa mundo mo? Handa mo bang ipaglaban ang nais ng puso mo? O susundin mo pa din ang nais ng isip mo? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa ikalawang kabanata ng ating kwento. Ang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tell me na hindi totoo ang sinasabi mo! Mataas ang tonong sabi ni Enzo sa nobya niyang si Maris. Sinundo niya ito sa modeling agency na pinagtatrabahuhan nito. At naroon sila sa dressing room nito. Sila lamang dalawa ang naroroon. Totoo, ipinaalis ko ang pinagbubuntis ko dahil ayokong masira ang karir ko bilang modelo. Matigas na sabi ng babae. Napatitig siya rito. Nasuklay ng binata ng mga daliri ang kanyang buhok. Hindi niya inaasahang gagawin yun ang kasintahan na hindi niya alam na nagdadalang tao ito. Paano mo nagawa yun sa sarili mong anak? Handa naman kitang pakasalan kung yun ang problema mo. Pero bakit mo nagawa yung Maris? He looked at her expectantly, hoping she would say something that would make him understand what she had done. Pero nagsindi lamang ito ng sigarilyo, isang bisyo na hindi niya gusto. Hinablot niya ang sigarilyo nito at tinapakan yun. Ano ka ba, Maris? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang maninigarilyo? Bumuntong hininga ito. Nadismaya sa ginawa niya. I already told you. Ayokong masira ang katawan ko. Ayokong masira ang career ko as a fashion model. Isa pa, hindi kasal ang gusto ko. I don't believe in that. Hindi ako naniniwala sa kasal, Enzo. Matigas na wika ng nobya. Lalo siyang nabigla sa sinabi nito. Sa tagal ng kanilang relasyon ay ngayon lang ito nagpahayag sa hindi nito paniniwala sa kasal. I never knew that you didn't believe in marriage. What do you believe in then? Bakit nakipagrelasyon ka pa sa akin? Kung wala ka rin naman palang balak magpakasal sa akin. Pakiramdam niya ay sasabog na ang dibdib niya sa tindi ng sama ng loob. Wala naman tayong pinag-usapang kasal ah. We were enjoying ourselves, period. Pero hindi ba't halos lahat naman ng relasyon ay sa pagpapakasal na uuwi? Bumuntong hininga ito bago siya nilambing. And so, hon, wika nito habang hinahaplos ang kanyang muka. Napaka-inisente mo. Sino bang may sabi sa iyo na lahat ng relasyon ay doon patungo? I never told you na gusto ko magpakasal sa kahit sinong lalaki. You and I had a good time together. Kahit sa kama, okay tayong dalawa. Ayaw mo bang ganun lang tayo? Mas walang stress ang ganun, di ba? Napatitig siya rito. Totoo ang sinabi nito, na ang tingin nito sa relasyon ay pansariling pangangailangan lang. Hindi inaasahan ng binata na ang babaeng minahal niya ay hindi marunong magpahalaga sa relasyon. Nakilala niya ito nang manood siya ng isa sa mga fashion show nito. Mahusay itong modelo. Napakaganda nito. Matangkad, makinis ang kutis at mahaba ang itim na buhok nito. He was hopelessly in love with her, or so he thought. Hindi niya akalaing may ganong ugali ang napili niyang babae na ihaharap sana sa altar. Nanlumo si Enzo sa ginawa nito sa batang bunga ng kanilang pagmamahalan. Biglang gumuho ang respeto niya sa babae. Bigla niyang tinanong ang sarili kung mahal nga ba niya ito. Kung ito ba talaga ang babae na nararapat para sa kanya. Isang taon na silang magkasintahan, kaya ipinasya niyang mag-propose na sana rito at yayain itong pakasal. Pero isang malaking kalokohan pa lang dapat ay gagawin niya dahil napatunayan niya na hindi nararapat si Maris para pag-alayan ng pag-ibig niya. He studied the woman in front of him. Noong mga unang buwan ng kanilang relasyon,
Hindi niya pinapansin ang mga pagtataray nito sa kanya tuwing nag-aaway sila. Hindi niya pinapansin ang lahat ng mga negatibong ugali nito. Marahil ay ganun talaga ang umiibig. Tatanggapin ang lahat ng ugali ng minamahal kahit pa taliwas yun sa kabutihang asal. Pero hindi pala siya handang tanggapin na kaya nitong alisin ang kanilang anak na hindi man lamang ipinalam sa kanya. I don't know what to say. Nakatitig dito na wika ni Enzo. Nag-leave ako sa opisina for a month. Para ayayain ka sanang magpunta sa rest house ko sa Guimaras to ask you to marry me. But then you tell me this? I really don't know what to say. Pigil ang galit na sabi niya. Oh, I'm sorry. Pwede pa naman nating ituloy ang pagbabakasyon sa Guimaras. That would be wonderful. But now, you know, naayaw ko ng kasal. I'm sorry, okay? Just say that it's okay. That you understand what I did. That you still love me despite everything. Wika pa ng babae. May bahagyang pagmamakaawa sa tinig nito. Idinantay pa nito ang kamay sa braso niya. But he really didn't care anymore. Okay? You think what you did is okay, Maris? How can I say it's okay? Nag-init ang mukha ni Enzo sa matinding pagkainis. Bahagyang lumayo siya rito. Bigla siyang napaso sa pagdantay ng pala dito sa kanya. Bigla ay hindi niya matagalang kasama ito kahit isang minuto. The magic was suddenly gone. Nawala yun ng parang bula nang sinabi nito na wala na ang kanilang anak. Galit. Yun ang nararamdaman niya ngayon sa babae. And this woman in front of him, mistulang kontrabida sa pelikula ng buhay niya. Gusto niyang suntukin ang sarili dahil naisip niyang pakasalan ito. Tumayo si Enzo. You know what? The problem? Maris, is that I never say it's okay. What do you mean, Enzo? Nakakunot ang noong tanong nito. It's okay. We can have another child when I'm ready. It's that simple. Sabi nito na waring walang anuman ang ginawa sa sanggol na lalo niyang ikinagalit sa babae. Paano yung magiging simple, Maris? How can you even say it's okay? Sa pagkakataong yun ay gusto na niyang maiyak. At ano ang gusto mo? Ipagpatuloy ko ang pagbubuntis? Habang ikaw busy sa trabaho mo? Paano na lang ang career ko? Galit na tanong nito. Bumuntong hininga si Enzo. Let's just get this over and done. Okay? I can't see you anymore. At least not for a while. You've made me realize na hindi pala ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. What? Iniwan niya ang nobya sa kwarto at sarado na ang isip niya sa ano pa mang sasabihin ng babae. Enzo, bumalik ka rito! Malakas na tawag nito sa kanya. Hindi na niya ito nilingon man lang. Ayaw na niyang makita pa ito. Ilang oras pang nagkwentuhan si Nabella, Nanette at Maggie hanggang sa dumating ang oras ng uwian. Nauna siyang lumabas ng pinto. Sa malas ay biglang umulan ng malakas. Tatakbuhin na sana niya ang kanyang BMW nang biglang dumaan sa harap niya ang isang itim na Hummer. Mabilis ang takbo nun at muntik pa siyang mabangga. Mabuti na lamang at hindi agad siya tumawid. Pero hindi siya nakaligtas sa tilamsik ng putik na nilikha ng pagharurot ng sasakyan. Napuno ng putik ang suot niyang maluwang na t-shirt at maong jeans. Pati mukha niya ay natalsikan din ng putik. Oh no! Hoy, kung sino ka mang driver ka, mag-ingat ka naman sa pagmamaneho! Wika ni Bella. Galit na hinabol niya ng tingin ng kotse, pero nakalayo na yun. Kumuha siya ng tissue paper sa kanyang bag at pinunasan ang kanyang mukha nang marinig niya ang maingay na tunog ng pagpreno. Bigla palang tumigil ang Hummer. Isang malaking payong ang lumabas mula sa bumukas na pinto nun. Waring nagmamadaling makalabas ng sasakyan ang kung sino mang may dala ng payong. Nang makalabas ito, ay isinara nito ang pinto ng sasakyan at naglakad patungo sa direksyon niya. Nakatakip ang malaking payong sa kabuuan nito, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Nang makalapit ito sa kanya, at tila na sigurong nasa ilalim na ito ng bubong ng kafe, ay isinara nito ang malaking payong. She realized that the driver of the car was a man. Nang makita niya mukha nito, mistulang huminto ang pagpintig ng puso ni Bella nang masilayan ang mukha ng binata. Hindi agad siya nakapagsalita. He was every word in the cliche
tall, dark, and handsome. Matipuno ang pangangatawan nito at amoy na amoy niya ang mabangong cologne na gamit nito. Matangkad ito at halos nakatingala na siya rito para makita ang mukha nito. Naku naman, miss, kaya pala munti ka ng madisgrasya. Nakatunganga ka lang dyan, sabi nito. Excuse me? Sabi niya. This time ay bumalik na siya sa wisyo at kumunot na uli ang kanyang noo. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng aroganteng lalaki sa kanya. Ang sabi ko, kaya pala muntik ka ng madisgrasya dahil nakatunganga ka lang dyan. Pag-ulit nito. Nang makabawi sa pagkatulala ay tumaas din ang boses niya. Teka nga muna, ang kapal naman ang mukha mo. Ikaw nang amuntik na makasagasa sa akin, ikaw pa ang may ganang magalit? Tingnan mo nga tong damit ko. May meeting pa akong pupuntahan pero hindi na ako makakapunta dahil wala kang modong magpatakbo ng kotse. Inis na wika ni Bella. You're going to a meeting in that attire? Sinong lulukohin mo? Pabalang na sabi nito. Abot ang press kong ito ah. Lumabas ka lang ba sa kotse mo para sabihin sa akin yan? Para laitin mo ang suit ko. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pang may ganang magalit. Ang kapal talaga ng mukha mo, lalaki ka. Bumuntong hininga ito. Pagkatapos ay pinatirik nito ang mga mata. Oo na, inaamin ko na, kasalanan ko. Animal frustrated na sabi nito. Kaya nga ako bumaba para alamin kung nasaktan ka. Nasaktan ka ba? Marahan ng tanong ng binata. Kahit paano ay hinaplos ang puso ni Bella sa sinabi nito. Kahit na medyo pabalang ang pagkakasabi nito nun. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam. Pero ayaw niyang ipahalata yun sa lalaki. No, but you ruined my clothes. May importanteng meeting pa akong pupuntahan at... Okay, papalitan ko na lang yung damit mo. Bili tayo ng bago. May malapit na butik dito. Doon na tayo bumili. Halika na at nagmamadali rin ako. Wika ng binata na parang walang anuman dito ang nangyari. Hinawakan siya nito sa braso. Halos silahin na siya nito. Teka nga muna, bakit mo ako kinakaladkad? Hindi ako sasama sa'yo. Bastos! Sabay bawi ni Bella sa kanyang braso. Oh, bakit? Galit ka na naman. Damit na lang ang ibibigay ko sa'yo. Hindi kita bibigyan ng pera. Ano ako, hilo? Hindi ba modus operandi nyo yan? Bigla kayong lalabas mula sa kung saan. Saka kayo magpapasagasa kunwarin. Nang sa ganun, makakakuha kayo ng pera sa may-ari ng kutsing mabibiktima nyo. Kaya this time, nakarma ka. Naputi ka ng damit mo na hindi ko alam kung saan mo kinuha. Kung hiniram mo yan, kawawa naman ang hiniraman mo. Mansya na sigurado yan. Saan mo ba? Hindi na nito na ituloy ang sasabihin. Dahil umikas na ang kanyang kamao sa pisngi nito. Malakas ang pagkakasuntok ni Bella rito. Aray ko naman ang sakit nun! Sinapo ng binata ang pisngi. Sandaling nakaramdam siya ng awa para dito. Hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Nagiinit ang kanyang mukha sa labis na galit dito. Bagaman isang maliit na tinig sa kanyang isip ang nagsabi sa kanyang napagkamalan marahil siya nito dahil sa suot niyang maluwag na t-shirt at butas sa tuhod na maong. Hindi pa rin excuse ang bulyawan siya nito. Hindi ka lang palabastos, mayabang ka pa! For your information, mister, hindi ako isa sa mga miyembro ng sindikato sinasabi mo. Akin ang damit na ito. I'm a business woman. Mayaman ako. At kaya-kaya kitang kasuhan for reckless driving. Or better yet, mas malala pa doon. So if I were you, I'd watch my mouth. Paasik na sabi ni Bella rito. Bigla namang natulala ang binata. Waring natauhan nang dumapo sa pisngi nito ang malakas na suntok niya. I'm sorry. Sabi nito, saka bumuntong hininga. Look, I don't have time for all of this. Ibibili ba kita ng damit o hindi? Tanong nito. Hindi niya maunawaan kung bakit gusto siyang ibili nito ng damit kahit sobrang nadumihan ang kanyang t-shirt. Mister, kung lahat ng lalaki sa mundo ay katulad mong walang modo, wala nang babaeng gugustuhin mag-asawa. May pera ako at kaya kong bumili ng damit. At hindi ko kailangan ng pera mo. Galit na naglakad si Bella at nilagpasan ito. Tamang-tama namang tumigil ang ulan kaya dali-daling tinungo niya ang pulang top-down BMW niya. Hindi niya namalayang kasunod na pala niya ang binata. Hey, I'm sorry, okay? Hindi ko sinasadya. Sabi nito mula sa kanyang likuran. Nahimigan niya ang sinseridad sa tono nito sa pagkakataong yun. Nilingon niya ito.
Naiinis talaga siya sa nangyari at sa kung paano siya tratuhin ito. Hindi kaya dahil nakita nito na BMW ang sasakyan niya, kaya biglang nagbago ang ugali nito. I'm really sorry. May pagmamakaawa pang sabi nito. Nagmamadali kasi ako kaya ganong magpatakbo ng sasakyan. I admit, medyo naging presko ako kanina. Wala lang kasi ako sa mood. But I insist on buying you new clothes. Para naman kahit paano makabawi ako sa kasalanan ko sa'yo. Gusto nang matunaw ng inis niya, pero nang ibabaw pa rin ang pagkasira ng araw niya. Dahil napagkamalan siya nitong miyembro ng sindikato na may modus operandi sa lugar na yon. Sige na, take the offer! Sabad ni Maggie sa malakas na tinig. Nakasilip ito at sinanet sa pinto ng Cafe Breton. Birthday mo pa naman ngayon. Huwag ka nang magpakipot kay Mr. Pogi. Who are they? Tanong ng lalaki na ang tinutukoy ay sina Maggie at Nanet. Mga kaibigan kong nangungunsinte. Nakasimangot pa rin ang sagot niya rito. Kung bakit kasi parang pinagpiyapistahan pa ng mga kaibigan niya ang eksena nila ng lalaki. Totoo bang birthday mo? Tanong ng lalaki. She rolled her eyes, pahiwatig na totoong birthday niya. Oh, I ruined your birthday. I'm so sorry. Ngayon, bibili na talaga tayo ng damit para sa'yo. Hindi kita paaalisin hanggat hindi ka pumapayag na ibili kita ng pamalit dyan sa naputikan mong damit. It's the least I can do, okay? Para din hindi ka na malit sa appointment mo. You can even ask your friends to come with us. Para hindi naman nila isipin kikidnapin kita. Nakangiting sabi nito. No problem with me. Nakangiting sabi ni Nanet. Starry-eyed pa yata ito. Palapit ito at si Maggie sa kanila. Wala rin problema sa akin. Sabi naman ni Maggie. May himig ng pagbibiro sa boses nito at waring kinikilig. Oh, alright. May bahagyang pagkadismaya na sabi ni Bella. Teka, let me see your ID. Sabi niya. Kailangan niyang makasigurong hindi nga masamang tao ang lalaking ito. Uso pa naman ngayon ang gwapong dumudukot ng mga babae para dalhin sa ibang bansa. Mabilis na naglabas ng ID ang binata. Binasa niya yun ng mahina. His name was Enzo Rodriguez, and he was a pilot captain. You're a pilot. Walang ekspresyong saad ni Bella. Yes, ma'am. Simpleng sagot ni Enzo. Nakita niyang namilog ang mga mata ng kanyang mga kaibigan nang marinig na piloto ang lalaki. Halatang kinilig ang mga ito, lalo na si Maggie. Wow! It's nice to meet you, Captain! Sabi nito sa binata. Ngumiti ito. Shall we go? Wika ni Enzo. Inaamin ni Bella na nakakadala at nagpabilis ng tibok ng puso niya ang ngiti ng binata. Wala na siyang nagawa kung hindi sumama sa lalaki kasama ng mga konsentidor niyang kaibigang sina Nanet at Maggie. Ipinagbukas pa siya nito ng pinto ng hammer nito. Doon na silang lahat sumakay. Inihabilin na lamang niya sa gwardiya ng Cafe Breton na tingnan-tingnan ang kanyang kotse and that she would just be gone for a short time. Nang sulyapan niya ang dalawang kaibigan na nasa likod ng kotse, ay sabay pang nag-thumbs up sign ang mga ito sa kanya. She gave them a sharp look as if to say, "Kayo ang sisihin ko if this man turns out to be a moron." Nagkibit lang ng balikat ang dalawa. "May I know your name?" Tanong ni Enzo sa kanya. Belle. Her name is Bella Javier. I'm Maggie Ruiz and this is Nanet Martinez. Sabad ni Maggie. Hi Belle. Hello girls. Nakangiting bati naman ni Enzo sa kanila. Napansin niyang sa kanya lang nakatingin ang lalaki. Her heart skipped a bit. Siguradong pinamulahan siya ng muka dahil sa pagtitig nito. Can we go now? Mataray na sabi niya, trying to conceal the embarrassment she was feeling. Ngumiti ito sa kapinaandar na ang kotse. Habang nagmamaneho, pinagtatakhan ni Enzo ang biglang pagkawala ng galit niya kay Maris nang suntukin siya ni Bella sa mukha. It was like someone had woken him up from a bad dream. Narealize niya kay Bella niya na ibunton ang galit sa kanyang nobya o dating nobya nang paharurutin niya ang kanyang sasakyan. At aksidenteng natilamsikan ng putik ang damit ni Bella. Hindi na sana siya titigil para tingnan kung nasaktan ito. Pero hindi siya ganun. Kahit anong inis niya sa mundo,
Nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagiging makatao. Naiinis siya pero kailangan niyang malaman kung nasaktan si Belle. Magulo kasi ang isip niya sa ginawa ni Marie sa kanya at sa baby nila. Nang sa wakas ay mapagmasdan niya ang maamong mukha ni Bella pagkatapos siyang suntukin ito. Na-realize niyang naging unfair siya rito. Sinulyapan niya ito sa passenger seat. Kahit sinabi nitong mayaman ito, the least he could do was buy her clothes to appease his guilt. Bella, tawag niya rito. Her name had a sweet taste on his lips. Napahugot siya ng hininga nang lumingon ito sa kanya. Sorry, sabi niya rito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti ito. Yun na yata ang pinakamagandang ngiting nakita niya sa buong buhay niya. It took away some of the sadness in her heart somehow. Kalimutan mo na yun. Sorry din, nasuntok kita. Wika ng dalaga. Nahimas ni Enzo ang bahagi ng kanyang muka na sinuntok nito. It's okay, I deserve it. Malakas pala ang uppercut mo. You'll be able to protect yourself anytime. Pabirong sabi niya. Ngumiti uli ito. Kailangan kong matuto ng self-defense for personal reasons. Sabi nito. Tumango siya. Lihim siyang humanga rito. Bukod sa pagiging businesswoman, ay marunong din ito ng self-defense. Parang gusto na niyang mas makilala ito. Pero ipinasya niyang huwag nang magtanong pa ng mga personal na detalye sa buhay ng dalaga. It was too early for that. Gayong kakikilala pa lang nila sa isa't isa. Pero namalayan na lamang niya ang sariling inaasam na payagan siya nitong makilala pa ito ng husto. Na kahit ano ang tigil niya sa kanyang sarili, ay nakuha ni Bella ang atensyon niya, kahit na sandali pa lamang silang magkakilala. May mamuo kayang magandang pagtitinginan sa pagitan ni Bella at Enzo? Ang binata na kaya ang tamang lalaki na hinahanap niya para maisakatuparan ang nais niya na magkaroon ng anak? At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod na kabanata na aking hihahandog para sa inyo. Maraming salamat po and God bless to everyone.